What's up guys? Welcome to Sci TV. So, for today's video ay pag-uusapan po natin ang 5 love languages. So, tayo po ay may dalawang uri. Ito po ay ang giving at yung receiving po. Dapat po nating malaman kung ano po yung giving at receiving ng ating mga mahal sa buhay. Yes. Yung mga taong malalapit sa atin, mga kaibigan. Yun po ay para malaman natin kung ano po yung kung na-appreciate ba nila yung ating sinasabi sa kanila, kung na-appreciate ba nila yung ginagawa natin sa kanila. So ang una po sa 5 ay ang words of affirmation. Yes. So ano nga ba itong words of affirmation? Ito yung mga tao na gusto nila kino-compliment sila. Gusto nila na lagi natin sila sinasabihin, ang ganda-ganda mo ngayon. Uy, ang fresh-fresh mo ba ngayong araw? Oo. So, diba? Ganun yung words of affirmation. Kumbaga, doon nila, sa ganung way nila na-appreciate na nandyan ka, na... na through words nila na-appreciate yung love. Yun. At yung pangalawa ay yung giving gift. Ano nga ba ito? Ito naman yung yung gusto nila, binibigyan sila ng regalo, ganun, yung may mga presents, yan. Ito naman siguro yung mga tao na kahit na hindi mo sabihin na ang ganda-ganda mo, ang bango-bango mo. baliwala sa kanila yun. Kasi mas nila yung giving gifts. Yung kahit na maliit lang na gift, kapag binigay mo sa kanila, kumbaga malaking impact yun sa kanila. Yung mga tao ito na mahilig sa surprise, yung mga ganyan. So, ayun. At ang pangatlo, ay dapat malaman din natin yung receiving nila kung ito ba ay quality time. Quality time. Ito naman yung syempre, yung spending time together. Right? Kumbaga yung iba, kapag binigyan mo ng regalo, baliwala yun sa kanila. Hindi nila na-appreciate yun. Sinabihan mo sila ng maganda, hindi din nila na-appreciate yun. Pero kapag binigyan mo sila ng time na makasama, makabanding, doon ka nila na-appreciate. Kumbaga, yun yung pinaka-receiving nila. Yun yun. Kaya dapat pakiramdaman mo talaga. So, ang pang-apat naman ay little acts of kindness. Yan. So, dito naman sa little act of kindness, ito yung mga tao na gusto nila. Halimbawa, pinagluto mo sila. Doon ka nila na-appreciate pag pinagtimpla mo ng kape. Oo. Diba? Oo. Pinaglaba mo. Oo. Hindi, totoo. Doon ka nila mas na-appreciate kasi ayun yung pinaka-way nila. Para ma-appreciate ka nila. Kasi baliwala din sa kanila yung quality time. Baliwala sa kanila yung giving of gift, yung affirmation. Ayun, doon sila mas na-appreciate nila yung kasama nila kapag sa ganung way nila nakikita. Diba? Next is? At yung panghuli ay yung physical touch. Physical touch. So, dito naman po pumapasok yung mga tao na gustong-gusto na hinahawak-hawakan sila sa public. Halimbawa, sinusuklay-suklayan yung buhok. Diba? Hugs, yun, ganun. Hugs. Ganun yung way na nila na doon nila na-appreciate yung tao kapag mahilig sila makipag-beso-beso. Yun. Diba? Sa hugs. Doon sa mga kaibigan natin na mahilig din sa ganung way. Ibig sabihin, isa na din yun. Yung malalambing, sila yung mga taong gano'n. Oo, yung mga clingy na friend natin, diba? Talagang hindi yun may iwasan na may ganong tao. So, ayun guys.
At dapat din po nating malaman sa family natin kung ano yung mga receiving and giving nila. Yes. So, para sa akin, i-share ko lang. So, para sa akin, yung receiving ko po is little act of kindness. Oo. Opo, little act of kindness. And then, yung giving ko naman is little act of kindness din. At meron din po yung affirmation. So, sa'yo ba ano? Quality time sa akin eh. Oh! Quality time. And then, little act of kindness. Physical touch. Physical touch. Opo. Physical touch. So, sa inyo ba? Sa tingin ninyo, ano ba yung pinaka-receiving ninyo? At ano yung pinaka-giving ninyo sa inyong mga mahal sa buhay? Sa inyong mga kaibigan, sa loved ones nyo? So, pakicomment na lang po sa ating comment section. Yes, comment down below. Mm-hmm. At salamat po sa inyong panonood. At naway may natutunan kayo sa 5 love languages po na ating pinalaki sa ngayon. So maraming salamat. See you on our next video. Bye. Bye-bye.